Yo, what's up, madlang people? Today is, alam nyo na siguro, obvious naman. Tapos, naka-gear set tayo, nakakita tayo. Today, ang ganap natin is magpapabike fit tayo kay Brother Frederick Martin. Yan. Siyempre, matagal-tagal na rin siguro na nakita nyo naman sa mga ano natin. Yung, nung hindi pa ako nagbablog, siyempre siya yung nakakontent. Hindi ko nababanggitin. So, ayan. Kasi, sasali tayo ng mga duathlon sa mga triathlon. Yung mga bike talaga natin, kailangan natin sumaktong pala. Although, sakto naman sila, pero kailangan natin yung maging, mas lalo tayong maging komportable. So, kaya, yun yung ano ng bike fit. Ayan, buti na lang nakakuha tayo ng slot kay my Brother Martin sa ano namin. Ito na lang kami sa bahay. Tatlo pa pa bike fit mo? Yes, tatlo pa pa bike fit natin. Actually, dapat apat. Pero yung isa kasing nasa baba, hindi naman natin size. So, pagkagawin natin, pag nakakuha talaga ako ng size ko dun sa Cipollini, hindi natin ipabike fit kasi for sure naman kay Sir Martin naman tayo magpapabike fit ulit. Pag, ano, kasi pag binike fit niya yun, maliit sa akin. So, ganun din kasi papalitan ko din naman eh. Pag napalitan na? Yes, pag napalitan na. Kailangan pag magbabike fit, nakagear talaga? Yes, dapat nakagear talaga. Ano talaga yun? Matik dapat yun dapat. Nakapang-bike ka talaga. Parang ano lang yan, sa motocross, di ba? Pag ibabike fit ka ni Kuya Glenn, di ba? Dapat naka-helmet ka, naka-gear ka, naka-boots ka. So, ganun lang yun. Same. Yes, same. So, excited man tayo, pero... Let's go! Yes, yan pala, madlang people, si, ano pala, si Sir Martin ng Hello. Forward Motion. Sa mga magagaling na nag-bike master fit. To, master. Yes, master yan. Master sa bike fitting. Bike fitting. Yes. Matumulong natin. Speed saan yung mag-trainers ah? Diba kasi pag sumakay ng trainers, isang side muna sumasakay, sabi ko sisirahin niyo yung frame niyo. Warm up? Yes, warm up sir. Ay, ilang kilometers pang warm up mo? Mga 5 minutes lang po. 5 minutes lang. Para na po may idea ako. Ganda siya sa lupa. Hindi na lang. Pag nandito pa boss, ano nakikil mo? Ano mga discomfort mo? Pag get up, ano lang yung sa may likod talaga? Sa lower back. O, pag nakako, ipataas na ako. Sa leeg yun naman. Sa leeg din naman. More on, ito rin. Balik ka. Sige po. A bit crack. Remove your shoes. Mag-interview muna tayo. I need to get some data from you. Then I'm gonna work on your phone. Sabi mo lang, boss. Merong yung binili mo to, may isama yung mga speaker. Kasama, ito na siya. Lahat na yan? Hmm. Para alam ko po kung ano kilala si Lord. Sige po, dito po tayo. Boss, ikaw ka lang. Yun na na. Ilagay ko lang ito kasi baka din mag-put yung... Okay. Thank you. Bintaw na yung utaro lang. Sama na naman bike. Boss, ayun. Ano po yung date of birth natin? November 27. Oh, malapit na. 1990. You have discomforts in your lower back? Yes. Okay. How about sa leeg, sa neck and knee, shoulder? Wala naman sa neck. Sa ano talaga, more on sa shoulder. Any other discomforts when you're riding this bike po? Knee. Which part of the knee, boss, ayun? Left. Yes. Is it sa labas or sa loob po? Dito ba? Ito. Okay. Yeah. Labas. Other activities besides cycling? Basketball. Basketball. And running. Gym, running. Soon, swimming. Right.
ilang oras po sa isang linggo namin nagbabike po? Nagbabike, maximum 3 hours. Now, have you ever done any history of surgery in your body? Wala pa naman. Have you ever done any history of fractures in your body? Nabalihan ako ng motor. Muntik, no? Sa motocross, hindi ito. Pero magalang eh. Magalang, hindi naman siya bali. Sore lang. Oh, sore lang. Sore. Okay, that's the right hip flexor. So, dislocation, wala rin. Wala. Let's keep it that way. Pag sinisipa ka, ano na feel mo mas malakas? Kaliwa o kanan? Kanan ka lang. More on kanan. Ito rin po kanina. Now, your big hits, inalaglag ka sa motocross right hip flexor. Bukod po doon, ano pa po? Yung mga parang, kunwari, you fell on a bike, you fell on a tree, on a motorcycle. Dati, yung pinaterapy ko yung sa tuhod ko. No, yung dito sa may... Left and right po? Right. Right or right. Basketball. Sa basketball. Mm-hmm. Okay, sir. Remove your shoes, your socks, and go to measure your body. Move on to the next place. I know. Okay, thank you. Dalawa, bro? Yes, bro. Relax lang po. It's very stable, ha? Pero yung tuhod na is 16 degree on the left. 16 degree virus on the left. On the left? On the left? Yeah. And it's 18 on the right, ma. Thank you po. Yeah, that's why it's dropping on the right. So, yung ginawa ko po, sinukat ko yung angle ng paa mo. So, yung sinasabi niya sa akin, yung kaliwa mo, 15 degree, medyo nakaganon. Yung kanan mo, mas nakaganon, 18 degree. Ibig sabihin, mas nakaganon yung paa mo. Kaya pag sumisipa ka sa kanan, mas nalalaglag ka sa kanan. Kasi pag pumapower ka, yung paa mo, papatak ng ganan, pero gumegan mo siya. Kaya mas nalalaglag ka sa kanan every time you pedal. Madali lang yan. Hindi naman po, ano yan, issue yan. Put your heels back on the wall po, like yes sir. Right knee locks first, both medial rotation naman. Very good. Right knee locks first. Yes. No, medial. Papasok parehong tuhod, that's good. Put your left heel here. Very good. Forward a bit on the right foot. Sige po, dito po tayo. Sige pa po. Dito lang po siya. Just relax. Nasa 230... Nasa 252, 252, D, narrow. Yeah, he's not wide-footed. Very good. Other side, what really... 25.2? Yeah. Makikabila po, sir. Forward a bit po sa kaliwa. 24.4 on the right. E. Yes, sir. And there, put it facing upward po. Relax lang po, ha? Yung manan. Inhale. Okay, stand up, sir. Sorry, a bit painful. Very set to. Very good. Fly down again, facing upward. Range of motion is tight. The left is better in terms of hip flexor. Need the rotation, the left slight tightness. Lumbar is also good. Alright, so stand up po, I'm gonna work. Grab the sides, do it like this. Let's relax, big tippy. Inhale. Inhale. Okay, stand up, sir. Oh, almost done here. Where is it go? Very good. Where is it go? Very good. Yan, nakakuha din ako sa mga tatas. That's good. Okay, other shoes mo. Okay yung mga flat position mo kung panikriteryo mong karera natin or track. Pero kung mag duathlon tayo, pwede tayo magbaba ng konti para mas may power. Maganda yan sa remate, pero sa sustainability ng power, medyo mag-drop yung power mo.
bago? Yes, sir. Lagi na ako ng ginaan. Ramdam mo hindi ako naiipit. Yung ano kasi, yung sa katagal-tagal, parang ipit yung hinga mo, parang kulang. Parang para. So, ayun. Nararamdaman kong mas gumaan yung buhay. Kung ikaw lang, di mo naman kaya mong pakilaman ng loon mo. Pagtatansya ka lang sa hindi masakit. Hindi na naman masakit. Napakasan, masakit na naman. Hanggang sa mga low stride yung mga bolts ng bike. Yeah, so, advisable din talaga ano, magpa-bike fit. Kasi kung ikaw lang, ano, madadala ka lang sa tansyahan. Pero sa para sa iyo, ano yung advisable na itong tama lang kinuha kong mga Xioma? Yeah. Anong mas accurate, yung nasa crank or yung mga ganyan? Ang gold standard talaga, boss, yung crank base. Like yung mga power crank, mga SRM pala. Yan. Pero ito lang, hindi kasi ganun convenient. Practical na pag marami kang bike, lalo sa gusto mo palipat-lipat yung ganyan. Pinakamadali gamitin talaga yung pedal base. Sa pedal base, based sa mga researches and study, si Xioma ang pinaka-accurate. Kaya ako natanong kasi bali ang yung dalawa kasi naka power meter na. So itong S-Works, ang balak ko magano naman ako yung sa crank naman sana siya. Opo, kung yung S-Works kasi yung nakakabili ng kasama na yung supply na yung specialized system. Maganda rin po yun. Eh, importante naman talaga na yung may reading. Kaya kaya kung kunwari nasanay ka sa Xioma, ganun yung pati sa ibang power meter. Minsan meron silang different percentage. So hindi naman gano'n kalaki. Siguro mga 5% malaki na yun. Importante hindi kayo yung parang bara-bara ng ensayo. Meron kang basihan kung nag-improve ka o hindi. Kasi nung una, lipat ako ng lipat sa isang Xioma ako, sabi ko baka malo straight naman. So sabi ko bumili na ako ng ano. Nagkakaroon din kami ng mga ano, ng mga customer, mga client na na-experience nila na lustred. Iba naman, pag nagtitipid, yung hour top lang, o yung, ano pa ito? Yung crank arm lang. Yung ano, single lang. Ititikit yung sa Garmin. Hindi po, ano talaga sa power meter? Power meter lang talaga. Nakakabit na sa isang crank. So ginagawa nila, mas madaling tanggalin isang pedal. Niluluagan nila hindi na yung crank, yung arm nilang hindi. Kaya rin din, meron ka rin ano, risk na baka malustred na lang. Specialized na dalawang passing bike nila. Try, mas magaan. Wala lang yung mga lagayan. Talagang ginawa pang 40 kilometers lang po siya. Unlike the try bike, talagang ginawa pang long distance talaga. Kailangan talaga siya ng mga... Opo, tapos ang try bike, sinusunod na ruling na UCI. Kasi walang official, wala nagkocontrol sa kanila na body. Usually pag Ironman, pero pag ang time trial, sumusunod sila sa rules kung ano yung tuwag ng frame, yung geometry, pati yung mga taba na mga tubes kailangan nila sumunod. So yun, Madam People, Tribin. P6 nga lang, pre. Picture lang. Ayan, P6. Ito, okay ito kung sprinter ka. Ang ilalim nito ang 40. Yan ang design ni Henry. Kaya ang ordering mo, kailangan 40 on the tops. Pero ang ilalim mo, 42 po yun. 42. Para pag numerimati ka, pag ring mo. Ang buka po talaga. Nawawag-wag mo lang. Nawawag-wag po. Boss, try mo ito. Nagtaasa ko ng order. Magro-rotate ako ng handle gas para makong nakuha.
naman ko mag-move po ako eh, kaya sabi ko, kailangan kong pumili. Pag i-stop ako, hindi eh, ano ko to. Oo! Oh. Inaligit sa kanila? Hmm, mag-soke ito. Sir? Kaya ko ang pagandahin. So mukhang hindi ko lago na stem ang gagamitin natin. Tingin natin, hiram naman ko. Pwede ka pang pagandahin yung position mo. So parang kahanap ko ng mga negative 10, negative 12 degrees. Mm-hmm. Most likely. Yan na. Ayun na. Ayun na. Chill pa na lang mo kung mababa pa. Ayun. Warm up natin, 35 ah. Sir, ba't ina-adjust naman ito? Pina-pattern ko po. Para? Para pare-pareho po. Kasi ito po yung na-fit natin sa kanya. So, kailangan po yung feeling nito. Yan rin po yung feeling ng ibang mga sapatos. Mm. Para, ano po, naka-fit din po sa kanya. Mm-hmm. Kasi kung hindi po, baka mag-iba po yung sipa niya. Nasa sipa? Saka sa comfort na rin po. Pareta tayo ng t-shirt ba? Pasang-basa na kanina. Ito yun. Tapos na ba? Ay, may isa pa. May ano na lang. Sasakay na lang naman ako dun. Ano ba? Isa pa. Patayin mo na ako. Hindi na lang. So, ayun na, Madam People. Time check natin is 9:17. Ganun pala talaga katagal. Gusto mo pa yun? Tatlong bike, ha? And so, nakadalawang bike kami. Yung Trek, yung importante. Yung gagamitin ko sa Clark, sa December 4, sa Duatlon. And then, yung Colnago. So, yung S-Works, diyan na muna natin kasi may isa pang tayo, may isa pa tayo. So magsasabay na sila, importante na nag-fit yung dalawa sa atin din. Yung mga sapatos, okay na lahat na pulido na, ginawa na nila ng forward motion si ate tsaka si Sir Marvin. So siyempre nagpapasalamat din tayo dahil nabigyan tayo ng slot and Saturday. Napatiyempo pa na busy ni Sir Marvin. So na maraming pasalamat natin na nakapuha tayo ng slot. O yun, ulit maraming salamat kay Sir Marvin and Sen, kay ate tsaka kay kuya. Na, ano tayo, pinasyalan nila tayo dito sa bahay. Yan lang, Madlang People. Oo, patulog na ako, Madlang People. Tapos pag na ako, alam nyo na, nagbike pa tayo ng madaling araw. Sa susunod, alam ko na, hindi na muna ako magbabike. Yan na yung pinaka-bike ko, yung bike fit. So, yan. Win solution. Sige po. Thank you. Sir, salamat po. Thank you. Salamat po. Ay po.